Buhay OFW. Pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pong inyong kapatid, Marissa del Mar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, makakapanayam natin si Attorney Rosemary Duques, Director 2 ng Anti-Illegal Recruitment Branch ng POEA, para sagutin ang mga issue ng ilan nating taga-subaybay. At muli tayong mapaalalahanan sa kahalagahan ng may kaalaman tungkol sa anti-human trafficking at illegal recruitment. Ihahatid namin sa inyo ang kwentong buhay OFW ni Captain Nep Rubio Faculin. Aalamin natin kung paano nagtutulungan ang mag-asawang Crescencio at Arlene Gimba para mapalaki ng maayos ang nag-iisang anak na si Christine kahit pa nasa ibang bansa ang amang OFW. At ikukwento namin sa inyo ang mga naging karanasan ni Captain Liberato Ambon sa kanyang 30 taong pagbabarko. Ang mga kwento sa pagbabalik ng Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Magandang gabi po sa mga kapatid natin sa inyo pong lahat sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, Italy, Guam, USA, United Kingdom, Malaysia, Singapore. Sa inyo pong lahat, magandang gabi. Ngayong gabi, makakasama natin ang siyempreng aking katukayo kasi maririn siya. Attorney Rosemary Duques, ang ating Director 2 ng Anti-Illegal Recruitment dito pa rin po sa POEA. Magandang gabi, kapatid Attorney Duques. Magandang gabi, ma'am, at sa ating pong mga tagapanood dito sa Buhay OFW. Ayan, syempre kapatid Marissa na lang kasi pareho tayong bagets. Okay. Ayan. Ngayon kapatid Rose or Attorney Duques, maraming mga kababayan natin ang talaga naman pong sinasabing napakatagal na ng problema nitong illegal recruitment sa ating bansa. Bakit po't nakakalusot at nakakalusot pa po sila? Siguro po may i-attribute natin yan dun sa atin po din mga aplikante for overseas employment. So, sa kanila, basta mabilisan ang pag-alis, wala silang magagastos at alam nilang sila ay makakalis, sila ay kumakagat sa ganitong uri ng mga recruitment na ginagawa ng ating mga illegal recruiter. So, para ito ay isang victim's indifference din, no? So, yung kanilang pag-uugali, pag sinabing sa isang linggo, makakaalis ka agad. So, kakagatin po agad nila itong ganitong klaseng offer. Bago po ang lahat, gusto kong magpasalamat at magbigay kudos
sa atin sa POEA, of course, sa pangangalaga at pangangasiwa ni Admin Hans Kakdak, sa inyo po Attorney Rose, of course, at sa ating mga kaibigan dito sa POEA, dahil saludo po kami dahil napakarami na po nating mga illegal recruiters or agencies na napasarado. Of course, hindi naman siguro masasarado to kung walang due process. Yes. Diba po? Ngayon naman po, Attorney Rose, meron po kasi tayong mga kaso na idinudulog sa Buhay OFW nung simula pa hanggang ngayon. Meron po akong tatanungin, bakit po kaya nagtatagal ang mga kaso dito sa POEA? Siguro po hindi ang word na nagtatagal, okay. No? May proseso pong dinadaanan sa pagdinig ng kaso. Unang-una po, meron tayong conciliation proceedings. Ibig sabihin nito, binibigyan natin ng pagkakataon yung dalawang parte or panig na magkausap. Kung sila ay magkaroon ng kasunduan or maging ayos ang kanilang problema, hindi na po, this will not ripen into a case. So after na nag-fail yung conciliation, that's the time lamang po na madadakit yung kaso. At kung ito po ay may formal complaint na docketed na yung case, may proseso pong ino-observe. So magkakaroon po ng hearing, siguro isa, dalawa o tatlong hearing, papakinggan ng both sides. After that, isasubmit na po for resolution yung case ng hearing officer. Pagkatapos lamang po noon, magdadraft ng order or resolution yung hearing officer that will be subjected to several reviews bago po mapirmahan yung isang order. Attorney Rose, tanungin ko po kayo, ano po ba yung length of time from the time na nagsimula hanggang matapos po ang isang kaso? Ang nakalagay po sa ating rules, the case should be decided within 90 days after the case has been submitted for resolution. Pero hindi po naman ito nangangahulugang talagang dapat matapos lamang yung kaso sa 90 days. Kasi kung meron, kung minsan, nagre-request naman ng postponement din ng complainant or the other parties, so meron mga postponement din ng hearing. So it depends po upon the nature of the case din. Kung medyo masalimot yung kaso, complicated, magre-require din po yun ng medyo in-depth na investigation. Attorney Rose, meron pong dumulog sa atin sa Buhay OFW na isang training agency daw sila. Ngayon, ang sinasabi po nila, pinasarado daw po sila without due process at hindi man lang daw sila binigyan ng complaint ng against doon sa kanilang training center. At ang tanong pa rin po nila, kami ay isang training center, wala yatang jurisdiction daw ang POEA na ipasarado sila kasi under daw sila ng TESDA. Siguro po ang masasabi ko dyan, bago po kami nagpapasarado ng isang entity or isang establishment, yan po ay dumadaan sa proseso. Once we receive an information, we will conduct investigation. So, nagkakaroon po kami ng surveillance at hindi po isang beses lamang ang surveillance. Isa, dalawa o tatlo to confirm talaga kung may recruitment activities going on. At kung po yan ay ma-confirm na merong illegal recruitment activities going on, kami po ay nagre-recommenda ng closure. So, ito po naman ay dumadaan din sa aming mga hepe at ini-evaluate kung tama yung prosesong ginagawa namin. So, nung na-confirm po namin na itong training center na ito ay talagang nagre-recruit at hindi training lamang ang binibigay, we recommended closure order. At hindi lamang po information na na-receive namin, may nangagpunta rin po sa aming tanggapan. Yes, that sinasabing sila ay nire-recruit for Japan, even for Korea, at naniningil sila ng kaukulang halaga for in consideration of the overseas employment. Hindi daw po sila yata binigyan ng due process, meaning basta daw po pinasarado na hindi daw sila in-inform. How true is that? Actually, ang proseso po is may investigation kami. Hindi po naman pwedeng sabihin namin na ipapasarado namin kayo. So there is a proper forum to contest kung mali po yung ginawa namin. At yun po ay produkto talaga ng aming investigation. So na-confirm namin na may illegal recruitment activities under the POEA rules, pwede pong mag-issue ng closure order ang POEA administrator. So hindi po namin kailangang ipaalam sa kanila na kami ay ipapasarado namin kayo kasi mayroon kayong ginagawang illegal recruitment activities. Yeah, okay. Kasi po, ang mga training center, dapat po yan ay nagtitrain lamang. Uh-huh. Katulad din ng mga travel agency, yes. Sila ay nagpapasilitate lang ng ticket, di ba? Immigration consultancy, dapat for visa assistance lamang. The moment that they recruit, yan po ay dapat tatrabahuhin lamang ng isang lisensyadong ahensya. So dapat walang recruitment activities going on. Nung nakaraang taon ho ba, ilan na po ba ang napasarado nating illegal recruitment agency? Yes. So last year, we have closed 12 entities. Well, confirmed. Yeah, confirmed to be engaged in illegal recruitment. So my travel agency,
may training center, may visa consultancy or immigration services. At ngayong taong ito, meron na rin po kaming limang napasarado. Pero ito po ba, pag napasara na po ito, Attorney Rose, ito po ba ay merong time frame na o pwede kayong ipabukas ulit? Kung ito po ay napasara at na-confirm talagang engaged in illegal recruitment, no? Ang pwedeng gawin ng POE, we can file criminal cases against those person responsible. At yung pong mga pangalan ng taong yon ay ma-enroll or makakasama sa listahan ng POE with derogatory record. Ang ibig sabihin, they cannot engage o hindi na sila pwedeng magtayuman ng ahensya to engage in recruitment activity. At kung mapatunayan naman na talagang hindi naman totoong sila ay nagre-recruit or meron naman silang avenue para to lift the closure order, pwede naman pong mabuksan ulit yon kung talagang wala silang ginawa. Pero sinasabi ko, base po sa aming ebidensya, kami ay nagpapasara lamang kung talagang nakukonfirm namin na may illegal recruitment activities. Paano niyo po nagagampanan lahat ito ng mga suliran nito na ibibigay niyo po ng buong puso ninyo at ano po yung pinaka-challenge sa inyo? Siyempre po, ito pong anti-illegal recruitment branch ay binubuo ng limang division. So meron tayong legal assistance, ito po yung mga tumutulong sa mga nabiktima. Meron din po tayong Operation and Surveillance Division. Ito naman yung mga nagko-conduct ng surveillance, nag-i-investigate sa mga illegal recruiters, sa mga complaint na ating natatanggap. Meron tayong Prosecution Division. Ito naman po yung tumutulong din sa mga biktima kung ito ay na-file na sa piskalya or nasa court na. Importante rin po yung ating Workers Education Division. Dito umiikot tayo sa mga eskwelahan, nagbibigay tayo ng mga pre-employment orientation seminars para ma-educate natin yung mga kababayan natin na nais mga ibang bansa. So, tinuturuan natin sila ano ba ang dapat tandaan, paano makikilala ang isang illegal recruiter. So, the anti-illegal recruitment branch is malawak ang sakop niya. So, may mga lawyers din po tayong kaagapay dito para tumulong. Attorney Rose, may mga nakausap po ako, no, yung mga recruitment agencies. Ang tanong po nila, kasi daw dito daw sa atin, sa POEA, kinakailangan daw po may job order na muna bago daw po magpa-medical, bago daw po magkaroon ng training. Ang sabi po ng training agency, kailangan muna magpa-medical, magpa-training para kung may job order kami, madali kami makakapag-place. At paano kung may job order na medical namin, may sakit pala, at hindi pa magte-training, maghahanap pa ng pera, masakit pa ulo nila, paano yung schedule nila, yun di daw po nagja-jay. Dapat daw mauna ang training, medical, bago yung job order. Ano po masasabi niyo? Ang nakalagay po sa ating POEA rules, dapat po sila ay pre-qualified for an existing valid job order. Ibig sabihin, may job order talaga. Kung ikaw ay pre-qualified na, that's the time lamang na ikaw ay pamemedical or magti-training. So, kailangan po may existing valid job order. May katanungan po ang ating recruitment agency na sabi daw po ng POEA, bawal daw po silang maningil ng placement kasi sagot ng employer. Ngayon po, yung sinasagot daw po ng employer ay kulang pa sa gastos nila. Ano po ang sagot natin dito? Kasi po maliwanag sa ating POEA rules na dapat silang maningil ng placement fee, which is equivalent only to 1 month's salary. So, more than that, bawal po yon. As to other costs po, yan po ay between sa usapan nila at ng kanilang employer. Kung yun po ang nakasaad sa recruitment agreement nila. Tama nga naman, kasi kung lahat naman sisingiling, kawawari naman yung mga OFWs yes. Natin. Ngayon naman kapatid, Attorney Rosemary Duques, pagbigyan niyo po ang ating mga kapatid ng OFW, bigyan niyo po sila ng mensahe, lalo na ng mga kapatid natin gustong pumunta sa abroad for a greener pasture. Yes. Sa atin pong mga kababayan na nais mga ibang bansa, tayo po ay laging mag-isip. Unang-una, alamin po natin kung ang ating inapplyan na agency ay licensed or not. So, madali na lamang po ito. Machecheck na po natin sa ating mga cellphone. Meron tayong pong POEA mobile app wherein you can check if this particular entity is licensed or not. Pangalawa, kung ito po ay lisensyado, dapat makipag-transact lamang po tayo sa registered office address ng agency ito at with the registered personnel nitong agency ito. Pangatlo, dapat po tayo ay hindi agad magbabayad kung tayo ay sinisingilan. Bago po tayo magbayad, kailangang alamin natin ito ba ay may job order talaga, valid job order. At kung sakasakali mang nag-apply naman tayo sa isang lisensyadong ahensya,
Bago tayo magbayad, dapat tayo ay may pumirma na ng kontrata at tayo ay laging humingi ng resibo para nakalagay doon saan ba itong bayad na ito at ang purpose for which the payment was made. Tayo po ay maging matalino, huwag po tayong magpaloko. Maraming salamat, Attorney Rose, sa oras na binigay mo sa Buhay OFW. Isang karangalan po namin na maimbita sa inyong programa at makapag-share po kami ng information sa ating mga kababayang nais mga ibang bansa para sila ay hindi mabiktima ng mga illegal recruiters. Mga kapatid, katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin kay Attorney Rose Marie Duques. At syempre po, magbabalik po ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fukuidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukuidan Capsule, Look Young, Live Longer, A Gift of Health from the Sea, The Malaya Business Insight, EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Taong 2013, Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. Taong 2014, Miss Citizen of the World is Marites Galam! Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Naalala niyo po ba ang pelikulang Captain Phillips kung saan isinadula ang tunay na mga pangyayari kung ang isang barko ay napipirata? Muntik nang maranasan ito ng kapatid natin na si Captain Nep Rubio Faculin. 3 days ago, ang report sa Inmarsat, merong napirata doon sa posisyon na yon. Sa kamalas-malasan naman, ang order ng CSO, yung tinatawag na Company Security Officer, o yung may-ari, full speed. Siyempre, full speed ako. Susunod ako yung order nila, di ba? Ang problema, bigla nasira yung makina. At huminto doon mismo sa position kung saan may pinirata 3 days ago. So grabe ang kabago noon. Kasi nung wala nang speed yung barko, salida na lang, may momentum pa yan eh. Meron mga high-speed crafts dito, mga pirates, papalapit sa amin. So nagpanik na yung mga tao. Ang ginawa ko, siyempre dasal ka sa isipan mo, no? Pero kailan paglabanan mo yung kaba mo, tsaka panik eh. Sinilbato ko ng sinilbato yung mga whistles, yung mga general alarms. Nag-ingay ako ng nag-ingay. Tapos tumakbo ako sa radio room, dinakma ko yung Inmarsat, tinawagan ko yung UKMTO. Ito yung United Kingdom Royal Navy na nag-a-assist, saka yung mga coalition forces. Tumawag ako doon sa kanila. Sabi ko, napaka-urgent ng situation ko na to. Pwede bang humingi ng assistance? Binigay ko yung position, ganyan-ganyan. Tapos yung mga pirates, yung position nila, papunta na sa amin. Sabi na, we will try our best. Because as of now, there are also 3 vessels na minomonitor namin na inaakit din ng pirata. Tapos, everyday, alam mo ba, na 500 ang minomonitor nila na vessel. So sabi ko, parang helpless na yung sitwasyon kasi wala na kaming speed eh. 1 mile na lang yung pirata. Nung malapit na sila, siguro mga 500 meters, biglang dumating yung pagkalaki-laking helicopter ng coalition forces. Inikot-ikutan yung barko namin. So dahil doon, biglang nag-debate ng course yung mga Somali pirates. Hindi na natuloy. Doon ako nakahinga. Tapos mamaya-maya, natanaw ko na sa AI, sa radar, sa ARPA, na papalapit na, parallel course, yung United Kingdom Royal Navy naman, para escortan kami habang sira yung makina namin. So, nakahinga ako ng maluwag. It's really a miracle. Sabi ko nga. Napaka-thankful ko kay God kasi nung sitwasyon na yun, kung saan ko kailangan ng assistant, nandun siya. Binigyan niya ako ng assistant.
Nangyari ang insidenteng yon noong unang sakay pa lamang ni Captain Nep bilang kapitan ng barko matapos ang ilang taong pagsisikap para maabot ang pinapangarap na posisyon. I think mga 37 years old ako nung master ako. Ayaw nila akong ayaw ako nang i-promote nila actually. Kasi yung mga principal, may mga in-applyan ako actually na hindi ako tinatanggap. Pero matagal na akong chiefmate. 8 barko na ako ng chiefmate. Pero hindi lang ako tinatanggap. Ang sabi nila sa akin, bakit namin ipagkakatiwala sa'yo ang isang barko na nagkakahalaga ng $40 or $50 million? Pero sa tuloy-tuloy ko na paghihingi sa Panginoon na mabigyan ako ng break, ng chance, eventually binigay din, hindi nagtagal. Binigay din talaga, may principal na nagtiwala sa akin. At na-prove ko naman, dahil natapos ko yung kontrata ko at nasobrahan ko pa nga, na worthy naman yung binigay nila ng chance, na worthy naman ako doon. So napaka-thankful ako kay God kasi hindi niya ako pinabayaan. Pero bago pa siya naging isang kapitan ng barko, dumaan muna si Captain Nep sa maraming pagsubok sa buhay. Sa murang edad ko, natutunan ako magbanat ng buto dahil maagang namatay yung aking ama. Dati siyang PCINP major. At ang pangainin namin, nung time na namatay siya ay 4th year high school lamang. 4 years old naman yung bulso namin. Ako, siyang mataon, grade 3. Para makatulong sa kanyang ina, natutong magbanat ng buto si Nep sa murang edad. Naranasan ko magtinda ng sakos palengke. Magtinda ng iba't ibang klaseng dyaryo sa kalye. Maglako ng puto, kutsinta, ganyan. At para may pangbaon ng elementary ako. Tapos nung umabot na ako ng high school, sa Ramon Magsaysay Cubao, nag-aaral ako sa umaga. Sa gabi naman, nagtitinda ako ng cigarillo stalk, juicy orange. Alam mo yung mga bata doon, cigarillo stalk, juicy orange, takatak boys sa tawag. From Monumento yan hanggang Muñoz. Tapos sa North Edsa, sa lahat ng traffic light, baba, lipat sa bus. Hanggang sa Quezon Avenue, Camuning, dito sa Cubao. Hanggang sa Ortigas, Boni, Guadalupe. Balik na naman ang Monumento. Balik-balik hanggang matapos yung 4 oras, mga 11 siguro ng gabi na. Nagrenta kami ng isang napakalit na extension lang ng bahay. Siguro mga 8 square meter. Hinati namin yon. Tapos yung harapan, hinati namin ang kortina. Yung harapan, ginawa namin sari-sari store. Tapos yung likod niya, yun naman ang ginawa namin tulugan. Triple bed yun ang tawag, dalawa-dalawa-dalawa, tapos yung iba sa sahig na. So yun ang naranasan ko naman noon, nung kabataan ako. Ang kain namin noon, 2 beses lang sa isang araw pa na makapagtipid. Tapos nakikisiyan na lang kami. Ang mga hirap na iyon ang kanyang pinagdaanan ang nagpursigi sa kanya para magsikap sa buhay. Yun talaga ang ano ko, aim ko. Someday na sana payagan ni Lord na maabot ko itong peak ng career ko nito. Ang maging isang international ship's captain. Bukod sa matagumpay na karir, successful din bilang isang family man si Captain Nep. I was so blessed for having a beautiful wife, 3 children, all boys, healthy and handsome. Yung isa, nag-aaral ngayon ng chemical engineer sa UP Diliman. Yung pangalawa naman, nagme-medicine siya. Intern na siya, fortune na rin dito sa FEU naman. Tapos yung bunso, 11 years old. Pero ang gusto niya, magpiloto naman ng aeroplano. Ang mapanatiling buo ang pamilya, ang kadalasang isa sa pinakamalaking challenge para sa isang seaman na kagaya ni Captain Nep. Bibigyan mo talaga siya ng time at saka effort. At saka you have to involve God in marriage and in family. Always. Pag inuna mo kasi ang Panginoon, bibigyan kanya ng isang mabuting asawa. Pag may mabuting asawa ka, siyempre, magkakaroon ka ng mabubuting anak. Di ba? At dahil mabuti ang asawa mo at family mo, makapag-concentrate ka sa ngayon sa karir mo. Ngayon, dahil nakakapag-concentrate ka sa karir mo, madali ka ma-promote. Di ba? Ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, pag tumataas yung position mo, tumataas din yung sweldo mo, yung financial power mo, yung financial capacity mo. So, nabibili mo yung mga gusto mong bilhin, nagagawa mo yung mga gusto mong gawin, nagkakaroon ka ng mga projects, mga investments, nagiging blessings ka rin sa iba. Habang kakwentuhan namin si Captain Nep, napansin namin ang mga suot niyang mga singsing
sa bawat daliri ng kanyang mga kamay. Bakit may singsing kang suot sa bawat daliri ng kamay mo? Napansin niyo ano? Actually, isa ito sa mga deterrent para hindi ako matukso sa babae. Kasi pag nakita nila na marami akong singsing, walo. Papayag ba yung babae na pangsyam na siya? Siyempre, hindi papayag yung babae na pangsyam siya, di ba? So, mawawala na siya ng interes sa akin. Kapag nawala siya ng interes sa akin, mawala na lang ako ng gana sa kanya. Nakaiwas ako sa tukso. Sa kanyang 24 na taon bilang seaman, marami na rin silang naipundar na mag-asawa. Bahay, lupa, mga sasakyan, at mga personal na collection na mga Rolex watches na reward niya sa kanyang sarili. Pero para kay Captain Nep. It's not a big deal talaga yung mga material things sa amin. Hindi siya big deal kasi isang ganun lang yan, nawawala eh. Pwede mawala, pwede manakaw. Actually, yung kinukonsider namin mag-asawa na best investment namin is our children and our marriage and our relationship to God. Yung tatlo na yan, ang pinaka the best investment namin so far. Naniniwala rin po si Captain Nep na dapat pinapamahagi ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Meron kaming program ng scholarship. Yung mga estudyante ng Ramon Magsaysay, ito yung mga recipient namin. So, nagbibigay kami ng financial support sa kanila. Meron kami 12 scholars actually. Hindi naman kalakihan, pero nakakatulong yun sa mga pangbaon-baon nila, sa mga projects-projects nila. At may mga members kami ng alumnus na mga willing din nag-sponsor. So, dati 15, ngayon yata may 12 pa kami. At halos sila ngayon graduate na. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Pashum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, EGI, Albergo Di Ferroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday, APG, International Aviation Academy Incorporated. Taong 2013, for most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story, Rina Reno Saluta. Taong 2014, most number of votes goes to Marites Galam. Special award, survival story award, is given to finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award most successful story is given to Shirley Atto. Journey Aton. The Global Award Most Inspiring Story goes to Miss Dolores Espera. Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Nagsadya po ang Buhay OFW sa Antipolo City para makilala at makapanayam ang isa sa mga finalists ng 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW na si Christine Gimba. Years ng seaman ang papa ni Christine. Sa katunayan, seaman na ito bago pa na ipanganak si Christine. Sinasabi naman po ni mama sa akin kung bakit po wala si papa dito. Alam ko naman po na nasa abroad siya, tatrabaho po. Parehong tubong lubang Occidental Mindoro ang mga magulang ni Christine na si Crescencio at Arlene Muñez Gimba. Dahil seaman na si Crescencio bago pa sila nagpakasal, halos mag-isa na si Arlene
sa pagpapalaki kay Christine. Kaya may mga pictures siya, pinapakita ko sa kanya na ito si papa mo, nasa ibang bansa, nagpapakahirap siya doon para mabuhay ka namin ng maayos. Kahit nagtatrabaho pa noon si Arlene, sinigurado niya na matutukan ang nag-iisang anak. Dating ko sa bahay, halos hindi pa ako kumain. Kasi pag matutulog na siya, kapag hindi ko siya inuna, galing ako sa office ng gabi na, may kailangan siyang gagawin sa school. Unahin ko siya na turuan. Simula bata po ako, siya po yung nag-guide sa akin na lahat po ng, yun nga po, mga pangaral, mga dapat gawin, yun po, napalaki naman po ako ng maayos na, yun po, religious po, kailangan marunong kumilala kay God. Tapos, ayun po, yun nga po sa schools, siya po yung laging nagtsatsaga sa akin, magturo, kaya po, nag-excel po ako sa school. Kaya naman, lumaking isang kapuri-puring anak ng OFW si Christine. Isang malaking patunay dito ay ang mga medalyang makikita sa kanyang likuran. Christine excels in both academic and extracurricular activities. Siyempre po, para po sa parents ko. Kasi alam ko po na nag-work hard po talaga sila para sa akin. And yun nga po, gusto ko rin po mabigyan ng appreciation yung ginagawa po nila, and at the same time po, syempre, dahil po sa love. Ang pagmamahal niyang yon sa kanyang magulang ang naging inspirasyon ni Christine para magkaroon ng maayos na buhay, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa kanyang mga magulang. Gusto ko po mabigyan ko po sila ng mga pangangailangan po, katulad po ng ginagawa nila sa akin, lahat po, gusto ko po ma-pay off po yung lahat ng sacrifices na binibigay po nila sa akin. Kaya po, yan, kaya po nag-strive talaga ako ngayon na nagbi-business din po habang nag-aaral. Kaya po, yun nga po, nabanggit niyo na rin po, meron po akong dream board. Yan, nandyan po nakalagay lahat ng mga gusto ko pong goal para sa kanila, para sa amin din po. During the panel interview noon sa mga finalists ng 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW, tinanong si Christine kung sino ang kanyang role model. Ang sagot ko po, yung role model ko are my parents. Siyempre po, una po, yung father ko po, nag-work hard po siya sa abroad. Siyempre po, talagang alam ko po, nagtitiis po talaga na hindi kami makasama para rin po sa amin. Si mama po, kasi yun nga po, siya po yung nag-guide sa akin lagi. Tapos yun, lagi po silang nagre-remind sa akin na yung mga dapat pong gawin, kung ano yung tama or mali. Yun po, lalo na po sa school. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, A Fucoidin Capsule, Look Young, Live Longer, A Gift of Health from the Sea, Southville International School and Colleges. Larawan ng isang masayang pamilya ang aming dinatnan sa aming pagdalaw sa tahanan ni Captain Liberato Ambon, Tubong probinsya ng Quezon, ang pamilya ni Captain Liberato. 12 silang magkakapatid. Magsasaka ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ko kasi ng high school, lumuwas ako ng Maynila. Nanirahan ako dun sa isang mayaman at taga sa amin. So bali, naging houseboy ako. Siya, may mga sila nakakalam ng Maynila kasi. So yun, sabi niya, gusto mo magsiman ka. Yun, merong libre dyan. Okay, nag-exam ako, pumasa naman. Ayun, tuloy-tuloy na. Agad naman siyang nakasakay ng barko pagka-graduate at pagtulong agad sa kanyang mga magulang at mga kapatid ang kanyang inuna. Bali, yung napapag-aral ko, actually yung sumunod sa akin na 2. Tapos yung bunso namin yun, nakatapos yun ng engineer. 4 naman na naging anak nila ng kanyang may bahay na si Debbie. Nakagraduate na yung 2. Yung isa social worker, yung panganay, tapos ito computer science. Yung pangatlo ko, 4th year college sa UP Los Baños, forestry. Tapos yung bunso ko, pag-graduate lang ng grade 6.
Kagaya ng karamihan sa mga may bahay ng seaman, masarap na mahirap para sa kanila ang malayo sa asawa. Masarap na mahirap. Masarap in the sense kasi ang asawa ko mabait. Hindi naman porque asawa ko siya, sinasabi mabait. Kasi pag dito yan, dito lang talaga siya. Tsaka simula sa katuwang ko sa trabaho pag nasa bahay. Mahirap kasi napakalayo. Ang maganda sa kanilang relasyon, lagi lang nakaalalay at nakasuporta si Debbie sa asawa. Ando doon yung palaging una prayer. Pinagpe-pray namin siya araw-araw. And then, nag-uusap kami palagi, ano ba magiging plano. At saka, minsan ako yung nag-ano sa kanya, paggawa na tayong ganito. Kasi after 5 years, saka kami nakapagpagawa ng bahay. Na ang bali yung sweldo nga niya yung sa pagtulong sa pamilya niya. Yung ganun. Kahit may asawa na kasi kami, nagpapaaral pa siya ng kapatid. Pamangkin. We live within our means. Kung baga sa akin, ang ginagawa ko, naka-budget. Sa buong may ano yun na isang buwan, lahat nakasulat yung expenses ko, pati mga asin, mga gano'n. Nakasulat lahat yan. Accounted kasi ako. So, bali, sinusulat ko. So, alam ko na hanggang dito ang budget namin for 1 month. So, doon lang ako. In excess nung sweldo niya, yung remittance niya, tinatabi ko na yun. 33 years ng seaman si Captain Liberato. Pero ang 13 years doon ay dito sa Pilipinas niya ginugol para makasama ang noon ay lumalaki nilang mga anak. Kapitan ako doon sa Supercat sa Batangas. So, mga 2 years and a half. Tapos 10 years ako sa yate dito sa atin. Naging kapitan sa isang prominenteng pamilya dito sa atin, si Captain Liberato. 10 taon din ang tinagal niya roon. Gandang opportunity doon kasi inopera na akong libre education ng mga anak ko. Trato na niya sa akin, family. Ganun kasi, yung trust ba? Siyempre, natutulong sila sa yate, ikaw ang kapitan. Yung trust. Matapos ang 10 taon, sinubukan ulit ni Captain Liberato ang mga ibang bansa. Medyo nahirapan ako kasi siyempre, ang tagal eh, 12 years. So, yung nalipat ako sa yate rin, which is Greek owner naman. Kinuha namin, ginagawa sa New Zealand. So doon parang kinumission ko ba, sea trial, gano'n. So nung matapos ng 4 months, sea trial, kinarga sa barko, dinala sa Greece. So nagpahinga ako dito ng 2 months kasi on the way yung yate. Pagdating doon sa Italy, binaba eh. Doon, lumipad uli ako sa Italy. After 2 years bilang kapitan sa isang private yacht sa Greece, lumipat na sa offshore si Captain Liberato, 2010 noon. Pag sinabing offshore, yung mga nag-i-explore ng langis, puro dagat yon. Tatabi ka lang kung may pinapakuha sa'yo, sa tabi, yung mothership. Baka kunin mo yung spare parts doon. So, kukunin ko yon. Tapos yung, di ba may mga cable kami, babantayan mo yon na walang magkocross doon. Otherwise, masisira yung million-million dollars na yun. Pinabidyo ko sa kanya yung work niya ngayon, yung sa offshore, in-upload ko yon para makita din ng pamilya ko, makita ng kamag-anak, makita din ng ibang tao yung hirap ng isang seaman. Kasi mostly, nakikita lang yung one side, yung mayaman ng seaman. Maraming pera yan. Pero how nila nakuha yon, yun ang hindi alam ng iba. So in-upload ko yon para ako nanood ng Perfect Storm. Sabi ko ngayon, grabe naman pala. Ako total nervous. Dahil tapos na sa pag-aaral ang dalawa sa kanilang 4 na anak, nag-iisip ng magretiro ni Captain Liberato. Pag-retire ko, doon lang kami sa bukit. Tanim na lang kami dalawa. Sa ngayon, bali yung dalawang anak namin tapos na nga. Tsaka meron na rin silang bahay na inuhulugan at this point sa buhay nila. In this point sa buhay namin nga, ayaw kasing tumanda dito sa Manila. Masusto ko sa province kasi parang ang buhay doon paya, may enjoy mo talaga dito. Ang bilis-bilis na oras eh. So yung makapag-put up lang kami isang business, yun nga ma-develop namin isa naming nabiling lupa as farm. Yun lang na pagdating ng panahon, punta-puntahan lang ng mga friends or mga anak namin, pamilya nila, ganun lang. Sa susunod na Buhay OFW, paano nagtagpo at nabuo ang pag-iibigan ng isang seaman at isang OFW sa Middle East?
ano ang nagtulak kay Joselito Inok para talikuran ang pagbabarko at pasimulan na ang pinapangarap niyang negosyo. Gaano kahalaga para sa mga OFW at pamilyang OFW ang magkaroon ng suporta galing sa simbahan? Paano ay binabalik ni Aniceto Bertis III sa kanyang kapwa OFW ang mga biyaya at tagumpay na nakakamit? Ang mga kwentong buhay OFW sa aming pagbabalik. Ang buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marissa del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive-In Wall Cladding System, as green as it gets, South Insula Condominium, Beauty and Intelligence, Southville International School and Colleges, the Malaya Business Insight, APG International Aviation Academy Incorporated. Alipin sa ibang bayan, ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay ko, kailangan ng ang mga minimiti ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupan sa iyong pagsisikap ang araw.